Welcome back to my channel, and for today's video, andito po tayo sa Mendez, Cavite, and we are here on a property na kukusha. Yan, pilikod ko, this will be the entrance with the guardhouse. So may available tayo dito, meron po isang 300 doon, isang 150, may tatlong 115 magkakadikit, 150 square meter magkakadikit doon. Tuturo ko may isang 350, yan. And then, may tatlong 200 square meter na magkakadikit. So yun. Yung mga pupuntahan natin. Ituturo ko sa inyo mga available lots. So this one is along Barangay Road. So pag lumabas kayo dyan, malapit siya, mga around 8 to 10 minutes from Tagaytay, Balinsasayaw. If search nyo sa Google Maps, so dito lang yan. So dun sa may Balinsasayaw, kakanyan, pupunta sa may Mendez Crossing, dala-diretso dito, 10 minutes. So dito na kayo sa property. So right now is 4 PM, and weather po dito is same ng Tagaytay, dahil above sea level po nito is around 520 meters. So sa Tagaytay is around 580 to 600 meters above sea level, kaya po malamig. And dito po, kaya po siya malamig kasi same din po siya na mataas yung above sea level. So ayan po siya, accessible by 4 wheels or 2 wheels, no? Yeah. So dire-diretso lang yun dyan. Actually malapit dito, if you will search on Google Map, is Paradiso. Pag lumabas kayo dyan, dyan lang sa may labas, Paradiso. So ito yung ating guardhouse, dyan siya gagawin. So yung concrete road, nakita nyo naman, napakalawak, no? So yan, may mga available tayong lots dito. Ituro na lang natin sa inyo para makita nyo din. So siguro makikita nyo kasi dito, ayan, mga concrete road, no? So any house design upon construction, pwede rin kung mahilig ka magtanim-tanim, kung plantito o plantita ka. So very good investment din siya actually. Kasi siguro para makita nyo muna ano ba yung sample finish na itsura, na magiging itsura ng project kapag yung may mga nagtatayo na ng house or ng kanilang mga balak sa property. Is paliparan muna natin ng drone shot yung sample ng mga finish natin ng project. But you will see here on 3, 2, 1, ito po yung mga sample natin, mga finish projects here near Tagaytay. So yun guys, nakita nyo naman yung mga finished projects natin. So any house design upon construction or upon finish, no? So ayusin pa yan, lalagyan pa yan ng mga sidewalk. So may isang available dito na 300 square meter. Pakita ko siya sa inyo. So actually nandyan siya. So yung kalsada is malawak, basyo dalawang sakay. Kagabi dito, mga 5 PM, yan, naghahamog din po dito, no? So yung 300 square meter is around here. So ang normal na mga frontage niyan is around 15 by 25 or pwede na 10 by 30 meters. So yan, dyan siya. Then dito, lalagyan pa yan ng sidewalk. So mga 1 meter yan. Alright. So tsaka lalagay yung muhon, no? So yan, around dito yung 300 square meter natin. Then ang likod niya, lalagyan din yan ng perimeter fence, no? Actually maganda. Maganda yung vibes dito, lalo kapag hapon na po. Tapos meron din tayo available doon na 150 square meter doon. Alright. So pakita ko rin yan sa inyo. Good. And then may tatlo tayong 150 square meter na magkakadikit doon sa kabila. So pakita natin yan sa inyo. So yan siya guys ha, yung 300 square meter. So dito is roundabout. Ayan. Alright. With drainage din yan. Tapos na rin yung mga drainage nito. Actually nakabaon na yan dyan. So yan, pag ganyan yan, roundabout niya. Alright. So yung 300 square meter is around here. Actually may tandaan na dito. Ayan. So ito siya. Ito. From this red, yan, yung meron dyan stick. Dyan nilalagay isang muhon. Up to here. 300. Punta dito. Yan. So dyan nilalagay yung isang muhon. Ito yung drainage. Yan. So dyan yung isa pang muhon. Then diretso yun dun. So that's around 10 by 30 meters. So 1, 2, 3, 4, 5. So mga 10 meters yung frontage here sa concrete road, then pahaba siya na around mga 30 meters. So that's 300 square meter. So ayusin pa yan, no? Pag tinurn over, syempre ayusin pa yung level niya, no?
Then pa ito sa inyo yung available doon na 150 square meter. So tara, punta natin. Alright, let's go. So yan, alright. Dito na tayo guys, ito na yung isa pang 150 square meter available. So it's around here. So yung normal naman on is around 10 by 15 meters. So that's 150 square meter. So yan, dyan siya. Yung 150 square meter, so yan. Lapit lang siya. Then sa likod dyan, lalagyan pa yan na perimeter fence. Right? Kaya kagandahan din. Dito maganda rin magtanim-tanim. Bawa mahilig kayo sa mga plants. Pwede ka magtanim dyan dahil mataba naman yung lupa. Ay, nakita nyo yung sidewalk? Dapat yung sidewalk. 1 meter yun. Okay. Yan, dito. So, ito yung concrete road. No? Alagyan pa yun dyan ng sidewalk. So, yung tatlo natin yung 150 square meter is nandito lang. So, 150 and actually may tanda na dito. 150 tsaka 150 dito sa isa. So, yun, nandiyan siya, tatlo. So, yan yung magiging likod nyo, yung mga kapitbahay din. No? And, yan. Tapos yung dito, sa ayun yung harap, is concrete road. Yan. So, yan siya, tatlong 150 po yan. 150, 150, 150 square meter. By, so, normal frontage yan is 10 by 15 meters. No? So, ganun siya kalaki. And with sidewalk pa yan, gagawin pa siya dyan. Alright. So, yung 350 square meter naman natin is nandito. Ayan. So, siya. Ang frontage niya is pahaba naman. So, yan. From there, then up to 1. Tapos, pahaba. Ganun. So, hanggang dun pa yan sa midulo, aalisin pa yan puno dyan. Right? So, dun sa likod is lalagyan pa yan ng perimeter fence. So, ayan. Yan na yung 350 square meter. And then, ito yung harap. Ayan. Right? Sure, maganda, no? Malapad yung pansada. And yung weather vibes dito is mahaba. So, yan siya guys. 350 square meter. So, malaki siya, no? Pwede mo siya lagyan actually ng, ano, ng parang, yan. Direct na yung maliit na house. Tapos, lagyan retirement lot. Perfect siya na parang retirement lot investment. Or parang getaway lot. Kung you are living in the city, and ganito, cold weather, yan. Lalo ngayon, mamaya, mga 5-6 p.m. lalo dito lalo, tsaka mga 7 p.m. So, that I assure you, dahil matagas po, ang above sea level. So, meron pa tayo last. May available tayo dito na tatlong 200 square meter. Puntahan din natin siya. Alright, let's go. Tatlong 200 square meter. Isang 2. Alright, puntahan natin siya. So, yan o. Ganda na o. Undergoing construction yun dito. Yan, makita nyo. Puntahan natin. Okay. Punta muna natin yung 200 square meter na available. So, andito lang yan. Tatlo. Kakatabi sila. So, ayan, dito yan guys. So, dito yung simula, 200. So, ito yung una, 200 square meter. Dito gagawin yung pansada. Right? Dito gagawin concrete road, dire-diretso po yan. So, from there. So, ito yung sa 200. Tapos, yan, katabi yan. Tatlong 200. Tapos, ito yung drainage. Ayan. Ayan yun. Para talagang ma-ensure na maganda yung ating property. Hindi siya babati. Ang kagandahan dito, kung dito kasi 200 square meter magkakatabi, if ang harap mo, perimeter fence. So, wala na yan. Walang nakatira dyan. No? Kaya, bawa, kung later on, mag-construct na yan, so, meron pa yan dito na space. So, pwede mo siya lagyan ng car mo. Diba? Mapabawas na yan sa carport. Mag-park dyan. So, yan dyan yung so, yan. Makita natin yung undergoing construction. Yan, binababali lang yung mga drainage. Kita nyo ongoing na po yung concrete road dito. Puntahan natin. Ayan guys, oh, naayos na. Ayan. So, yan. Ito yung ating equipment. So, ito yung mga gagawin ng mga concrete roads with sidewalk. Ngayon yung drainage tapos na. Ngayon yung mga concrete road. So, dire-diretso yan hanggang doon.
Alright. Then later on, magkakaroon din niya ng mga lines for electricity, water. Tapos dun sa likod, perimeter fence yan. So dito, yun oh. Ongoing development. Yeah. So yun yung mga ating sharing for today, no? So yun, kung nagustuhan mo siya, kindly hit naman yung ating thumbs up. And syempre, huwag mo kalimutan na subscribe yung ating channel and share more into other people, baka gusto nila. Or yan, mahilig sila sa mga, alam mo yun, property near Tagaytay. So yun guys, maraming salamat sa panunood. And kung nito ka man sa huli, hope you are having a great day if you are wanting a property near to Tagaytay. So yun lang guys, maraming salamat sa panunood. And once again, this is John Creech and see you po on the next vlog.